Joe, love lines. Love lines. Si Madam Mimi. Madam Mimi, ilang taon ka na po, ma'am? 51 na po. 51? Hindi halata, akala ko mga 60 ka lang. Joke lang. Okay, si Madam Mimi, no? Pero kumakata nga ako, DJ, dahil nakita kita. I just... Oo. Hindi ba naman halata sa mukha mo? Akala ko mga 30 plus ka lang, no? May asawa, eh? Patay na, asawa ko po. Bakit mo pinatay? Ewan ko, abot sa langaw. Gumamit ng wifi na, kihina yung wifi. Opo, huwag gumamit ng wifi, nakipagchismisan kami. Mr. Bunga! Wag mo muna mag-manood dyan, ha? Kasi magpag-chismisan kami ni Mami. Okay. Ikaw po ay si Madam Mimi, no? Tapos 51 year old. Siya may Makati. So, tapos, namatay si Mister. Bakit po namatay? Binangungot po, DJ. Binangungot. Yun lang. Kailan lang po namatay si Mister? 2011 pa po. 2011, matagal-tagal na pala. Medyo naka-move on ka na, madam, no? Medyo. Okay. Sige, ano mapaglingkod yung ngayong hapon, ngayong araw sa iyo? kasi nakakalungkot kasi yung asawa ko namatay. Mhm. Wala, hindi kami mag-boyfriend yung DJ. Umpisahan natin, ah. Anong province yung dito sa may Pilipinas, ma? Surigao. Sa may Surigao del Sur. O, pagkatapos, paano mo nakilala si Mister? Norte del Norte. Ah, Norte del Norte pala, sorry. Paano mo nakilala si Mister? Hindi kapitbahay namin. Tapos... Kapitbahay na naman. Sabay kami pupunta dito ng Manila. Maghanap ng trabaho. So, bali, neighborhood mo talaga. Tapos... childhood mo din? Kumbaga, kaedaran mo? Parang ganun siya. Matanda ako, DJ, ng 8 years. Matanda ka sa kanya ng 8 years? Ako ang matanda sa kanya. Ikaw? Ano po yan? Ano, bali, sa bahay ninyo. Ilang taon ka na nun? Nasa 27 na ako. 27? 28. Tapos siya mga 20. Tapos nagsipalaran kayo. Kayo na doon sa may province pa lang, kayo ng dalawa. Hindi pa si DJ. Exciting, ah. O, pagkatapos, ano nangyari? Napunta kayo ng Manila, magkasama kayong dalawa sa palaran sana, ganun. Nagbarko pa kami, DJ, ha? Kasi mahal pa ang aeroplano dati. 97 yata yun. Oo, ganun. 1997. O, pagkatapos? Ayun, doon kami sa kapatid ko sa Alabang. Doon kami nakatira. Tapos, wala naman siyang... tirahan, di doon muna siya sa kapatid ko. Yes. Kasi siyempre kakilala nyo din, eh. Kasi kapitbahay nyo sa province. O pagkatapos? Tapos naghanap siya ng trabaho. Naghanap din ako. Tapos siya, nakahanap siya kaagad. Ako, nakahanap naman. Pero umuwi ako, EDG, kasi hindi ko kaya. Ganun. Umuwi ka sa may probinsya? Hindi. Diyan sa ano kasi stay-in ako. Sa kapatid ko. Sa kapatid mo. Iniwan mo yung trabaho mo. Bakit ano pa yung trabaho mo nun? Sa warehouse ako. Sa warehouse? Sa may sukat. Eh, mahirap dun sa warehouse. Pero buhat-buhat kayo, finished product na, no? Hindi naman. Taga-inventory lang ako. Taga-inventory. Masakit sa ulo. Ganyan. So, pagkatapos, hindi ano trabaho ng lalaki? Janitor lang sa condo, DJ, sa Makati din. Janitor sa may kondo. So pagkatapos, tumigil ka sa pagtrabaho. Nagstay ka doon sa bahay ni kapatid. Tapos ano nangyari? Naghanap pa rin ako, DJ, pero hindi pa kami mag-boyfriend. Mm-mm. O, DJ, hindi pa rin ako doon sa tinatrabahoan ko sa may Boni. Hindi ka naka? Hindi ko rin gusto, hindi ko kaya. Bakit? Ano na may trabaho? Doon sa matanda alalay ako sa may office, may sariling office. Tapos daladalahin ako kahit saan, DJ. Tapos ang higpit. Chinese po ba? Hindi. Yung ano lang siya.
Pinoy lang din, anak nga niya eh, basketball player. Aw, apo. Huwag ka na magbanggit. Pagkatapos, di mo kinayag. Ano ko naman katagal? Trabaho doon. One month lang, DJ. Sayang. Oh, sana na. Sa una lang naman talaga masakit sa mahirap noon. Sa katagalan, okay na eh. Kapag pinagsagaan mo lang. DJ, nakatapos ako ng computer secretarial. Nangarap man ako makatrabaho ng office. Eh, mm-hmm. Alam mo namang pag wala tayong experience. Mm-hmm. Tapos, sabihin siya tayo na-graduate. Wala, no? Pagdating dito, no? So ngayon, isang buwan ka lang tumagal doon, tapos umalis ka na naman. Opo, DJ. Mm. Umuwi na naman ako sa Alabang. Alabang ka na naman, kay sister na naman. O tapos? Ayun, nagtambay-tambay muna ako doon kasi siyempre libre sa pagkain. Yung kapatid ko naman may anak na bat, maliit. So, inaalagaan ko lang muna kasi siya lagi doon pumunta sa asawa niya nagtrabaho. Mm-hmm. Tapos, DJ, kami lang dalawa maiwan. Nitong lalaki, doon siya nakatira pa rin habang nagtatrabaho doon sa may kondo, doon siya umuuwi. Doon pa rin, kahit may kapatid naman siya sa mga na iba, doon pa rin siya nauwi. Tapos lang, ano nangyari? Dalawa lang kayo doon. Si tsaka si pamangkin mo, ilang taon na si pamangkin, yung maliit? 1 year old pa rin. Ah, 1 year old, wala pang kumuwang-muwang yung bata. Kahit anong gagawin nyo, kahit nagigugwan may yung kama doon. So tapos nangyari? Ayun, DJ. Natapos. Ano yun? DJ. Opo, ano yun? Gabi? Nangyari? O sa ano? Umaga? Nang wala si kapatid mo? Hapon. Hapon? Ano nangyari? Sabi niya, merienda tayo. Halika nga, wala tayong pabili. Ikaw nalang merindahin ko. Ganon. Hindi naman, DJ. Ay, hindi naman. Kasi, anong panik siya sa trabaho, nagpahinga siya. Ahoy, pagod, ay. No? Mm-hmm. O, tapos? Ako din, ano din ako sa bata, natulog, di, mm-hmm. Pinabihan ko rin yung bata. Bata, mm-hmm. Ayun, DJ. Ano? Tumabi din siya. Tapos. Wala na. Tapos, may girlfriend din siya, DJ, may big girlfriend. May girlfriend din. Tapos, hindi sila nagkatuloyan kami. Dahil sa'yo. Ikaw nun, 28, tapos siya, 19, anyos pa lang. Mga 20 na siya. Tapos, ano nangyari? May nangyari na. Oh, inamin mo kay sister. Sis, ano? Ah, hindi. Tinago ko yan. Tinago ko. Tapos, umuwi ako sa probinsya. Kasi, hindi ko sinabi sa papa ko kasi takot ako kasi kagraduate ko lang noon. Takal kasi ako nag-graduate, laging hinto-hinto dito. Ah, ah. Ay, si late blooming ka. Blooming? Kasi nasa 29 ko na, no? Wala ka pang experience sa trabaho, kumbaga. Yun yung pagpunta mo sa Manila. Hindi ka nagtrabaho sa may probinsya bago pumunta ng Manila. Ah, sa probinsya nagtrabaho ako, tindira ng bakery. Okay. So ngayon, umuwi ka sa may probinsya, pero may nangyari sa inyo ng lalaki na ito. Noong doon ka sa may probinsya, ano nangyari? Buntis! Bakit po ba nung hapon na yun, nasundan pa yun? Ilang bisis po ba nangyari lahat? Ang karumal-dumal na mga nangyari? Marami. Manami. Kaya naman pala. Uy, ngayon, umuwi sa probinsya. Nangyari na buntis. O, ngayon. Yung anak ko, pinalabas ko, DJ, para hindi marinig niya. Ah, yung anak mo. Mga anak, ilan? O, sige. Mamaya na pag-usapan. O, tapos? Lumabas na, DJ. Lumabas na siya. Lumabas na. O, tapos, ano nangyari? Hindi alam ng magulang ko, DJ. Mm-hmm. O, tapos, yung asawa ko din, sumunod din doon. Umuwi din. Magulang lang ng asawa ko yung nakakalam. Tapos sabi, ano pang gagawin natin? Anong gagawin natin? Sabi niya gano'n. Hindi rin alam eh. Tapos sabi ng boyfriend ko, asawa ko, babalik na siya dito sa Manila kasi Bakasyon lang. Mm. Tapos sabi ko, susunod ako doon sa Manila ha. Oh. Sabi niya gano'n.
Tapos, ayun, nauna siya. Tapos, yung dito na siya sa Manila, DJ, yung girlfriend pala niya, binalikan niya. Kibot mo na ako. Nauna siyang bumalik dito sa Metro Manila, dyan sa may Alabang. Doon pa rin sa kapatid mo naka-state, doon pa rin nakatira. Lumipat na siya dito sa may sukat. Lumipat sa may sukat, doon na nagbo-board. May kapatid siya doon siya sa kapatid. Ay, sige. O, paano mo nalaman na ganito? Nagpagbalikan siya sa girlfriend niya. Yung girlfriend niya dito rin pala sa Manila that time? Oo, dito. O, so wala pang cellphone dati, DJ, wala pang cellphone. Parang kinakita ako kaya bumalik. Alam ko may girlfriend talaga siya dito. Oh. Kaya pumunta din ako dito. Oh, tapos? Gaano ka katagal bago bumalik ka dito sa Manila? Gaano ka nakatagal doon sa may probinsya? Buwan lang. Siguro mga tatlong buwan. Ganun. Tatlong buwan? Oh. Pagbalik mo dito sa Metro Manila, ano nangyari? Yun nga, DJ. Sila na nagsama, DJ. Nagsasama doon sa bahay ng kapatid niya? Kinonsintin ang kapatid niya, ginawa ng kapatid niya. Hindi mo alam ng kapatid DJ na buntis ako. Yung magulang lang yung sikreto lang namin. Ah, yun lang. Oh, pagdating na pagdating mo, ano nakita mo? Ay, hindi ako. Dumirin siya doon DJ, doon sa kaibigan ko sa may sukat, doon ako. Tapos, tinawagan ko siya sa landline, kasi landline pa naman natin. Nandito ako, sabi ko pumunta ka dito. Sabi niya gano'n. Sabi kong gano'n. Tapos nung nalaman niya, dali-dali siya pumunta doon sa kaibigan ko. Doon kami nang nag-ano. Di alam ng magulang ko, DJ. 3 months na yung anak, yung pinagbubuntis mo na 3 months na, ha? 3 buwan na. O pagkatapos, pagdating niya doon, sinundo ka niya doon sa kaibigan ninyo, sabay sukat. Hindi. Doon na kami tumira sa kaibigan ko. Doon kami nang upahan doon. Mm-hmm. Iniwan niya yung babae niya doon, DJ. Sa bahay ng kapatid niya. Oo, iniwan niya doon. Alam mo, DJ, ano daw niya, mahal na mahal daw yun siya sa babae. Kung naligo daw siya, inigiban niya siya ng tubig, gano'n. Sana all. Ay, inigiban siya ng babae, ng tubig. O, kasi tubig, hirap kasi doon dati sa sukat, wala pang nawasan. So, tapos, mahal na babae yung lalaki, yung itong boyfriend mo, itong yung asawa mo. Asawa ko. Uh-huh. Tapos, tapos DJ, doon na kami. Mm. Tapos yung magulang, hindi na alam ng magulang ko at saka mga kapatid ko kung saan na ako. Doon na kami nakatira. Mm. Nilihim talaga namin, DJ. Nilihim nyo? O tapos? Nung nanganak na ako, doon ako sa, namatay yung panganay ko, DJ. La? Nirapan kasi ako, DJ. Bakit? Anong nangyari? Nirapan ka umirin? Lumaki masyado pang malaki? Ano? Oo, tapos yung mga salbay, yung mga doktor doon, DJ, pinabayaan lang ako. Tuntong mga doktor, hay. Pinabayaan ka? Oo, nag-iri-iri, sabi pa naman, ganyan-ganyan yung notyan mo, misis. Sabi nung ganyan. Tapos hirap na hirap na nga ako. Oo. O so, paglabas sa bata, patay na yung panganay mo? Hindi na umiyak, DJ. Ayun lang. Tapos nung nilagyan nila ng sa ilo yung oxygen, sira din yung oxygen nila, DJ. Hindi din nagana. Public hospital. Hindi public. Yan lang. Hindi ko lang pangalanan kasi di pa bawal. So, tapos, namatay yung panganay mo. Ano nangyari? Habang nagkasama po ba kayo ng asawa mo na yun, sila pa rin na babae? Hindi na. Hindi na? Hindi. Nahuli mo sila? Binantayan ko talaga, DJ. Ay. Galing sa trabaho, lagi kong tinawagan sa landline. Mm-hmm. Urasan ko yan, last test yung labas niya, kailangan 3:30 na sa bahay ka na. Tapos? Ayun, DJ, namatay. Tapos, umuwi kami sa probinsya. Mm-hmm. Nabi na namin doon sa magulang ko. Uh-huh. Tanggap na naman kami. Tapos, nagpakasal kami, DJ. Uh-huh. Pero wala na kayong anak noon, ha? Uh-huh. Wala pa. Tapos, nung pagbalik na rin namin dito sa Maynila, nabuntis ako ng pangalawa ko. Pangalawa. Nabuntis ka. Nagpakasal kayo doon sa may province, no? Sa pari kayo ginasal. Oo. Uh-huh. Tapos po? Tapos yung naging dalawa na yung anak namin. Mm-hmm. Tapos DJ, 10 years ulit bago ka
ulit, plano namin 10 years, mauwi kami doon. Tapos DJ, yun, pag-uwi namin, doon siya namatay. After 10 years, umuwi kayo sa may probinsya, namatay dahil sa? Bangungot lang. Bangungot. Ano yun na, ano nangyari? Pagkagabi, pagod na pagod siya? Kasi DJ, nung dito pa kami, ano, kasi masipag siya, galing siya magtrabaho, maghabal-habal sa DJ sa may Bilyamor. Diyan sa may Makati? Sa Pasay pa kami dati nakatira. Tapos nung ano, uwi na kami probinsya, flight namin ng alauna ng bling araw, alas 12 DJ, usaka na lang umuwi, naghabal-habal pa, naghanap buhay pa. Kasi nakabili na kami ng motor noon. Tapos dalawa na yung anak namin, tapos ano, malis kami ng bling araw, dating kami sa probinsya mga alas 9 ng gabi, pagka alas 2 na maling araw, DJ. Natulog na lang, tapos nabangungot, di na nagising? Kasi pagod siya, tapos busog, tapos natulog agad. Ay, yun lang. Ay, sakit kaya, DJ. Kasi mag-reunion kami, tapos mag-ano din sa mga classmates nila, sa alumni sa school. Kaya nagbakasyon doon, no? Kaya sabi ng biyanan ko, parang hinatid lang yung katawan niya doon. Doon nagpalibig. Dalawa na yung anak ninyo? Dalawa. Tapos po, kailan po yun namatay? 2011. 9 years na rin yung nakaraan. Tapos po? Tapos, bumalik na lang kami dito sa Maynila. Tatlo na lang kami ng mga anak. Wala pang 40 days. Dito na kami na 40 days. Wala pang 40 days, bumalik na kayo dyan sa Maynila, dyan na kayo sa may Makati ngayon. Sa Pasay, tapos binintaw ng bahay ko sa may Pasay, dito na kami sa Makati. At least nakabahay. Bibili yung mga sa school, kaya dito kami sa Makati. So, mula noong 2011, ikaw na lang mag-isa, wala ka naging boyfriend na. Meron tala din siya, kaso parang ayaw. Bakit? Baka si DJ, mga babaero. Mga babaero kasi! Yung sana kasi lang kami DJ mabait, diba? Hindi babaero. Dapat mabait, no? Po? Hindi ka naman babaero, ang bait mo. Nalakiro ako. So yun po, no? Mula 2011, wala ka naging boyfriend. Pero maraming tagaligaw. Mayroon sana, DJ. Bakit hindi mo subukan ulit? Noong 2012, nag-abroad ako sa Dubai. Tapos 1 year lang ako doon kasi na-miss ko yung mga anak ko. Ay, ilang taon na ngayon yung panganay mo ngayon? 17 na. Ay, 17. Tapos yung pangalawa? 15. Ay, mga bata pa, kailangan mo ng suporta, no? Pumunta ka ng Dubai, 1 year ka lang, tapos bumalik ka naman ngayon dito sa Maynila. Ano ginagawa mo ngayon? Part-time na lang ako sa Kunda DJ, housekeeping. Linis, house plancha, yun. Sa Maynila. Kasiya naman, sa pangangailangan nyo. May pension naman kami sa SSDJ. Naman si mister mo. Sa kayong bahay, nakasanda to sa akin. Ay, yung bahay na yan? May kasanda sa akin. Ano ibig sabihin? Kung may kontrata kami ng 5 taon, pag tutubusin nila, ibalik nila yung pira ko. Sanla, tira, ganyan. Kasi yun ang uso, no? Yan sa may Makati, ganyan uso sa may Makati. Ang late lang ito. Magkano po? 350. At least kung mangyong sakali, balik ko na may pera mo, sold yung 5 years mo, di ba? Walang sakit. November DJ, mag-expire ng kontrata namin. Saan na naman kaya ako nito maghahanap? Lilipat ka ng ano eh? Saan po ba, ikaw ba naghahanap buhay? Sa mga kundo ikaw nakapa-part-time? Oo. Saan mga kundo? Diyan sa may Makati? Ayala. Ayala. Malapit na pinbuilt DJ. Eh, wala nag-ano ngayon dyan eh. Wala na mga sanla tira dyan eh. Yung bandang dito, Caloocan, yan eh. Marami. Part-time
nyo, Tagalaba DJ. Ha? Di punta ka dito, sige. Alam ko yung Gateway DJ, pumupunta ako lagi dyan sa Gateway mo. Di ba doon ko? Punta ka dito. Gusto mo maglaba? Hindi ako nagbibiro DJ. Ay, wala kang, ano, bukod sa ano mo, trabaho mo, ano yung pinagkukunan mo, part-time mo ngayon? Yun lang, at saka yung is namin pension. Mm-hmm. Magkano naman yung pension ni mister mo? Maliit lang DJ. Lang, di naabot ng 10. Pero kulang pa rin, siyempre, ano, high school na yung anak mo, di ba? Grade 12 yung panganay, grade 9 yung bunso. Mm-hmm. Magkukulihiyo na. Oo, Mr. B, DJ. Yun lang, tapos paalis ka na dyan sa bahay ninyo. Oo. Para kaming umang kung saan yung kami pupunta. Ba't dyan ka kasi sa Makati? Napaka sobrang mahal yung mga ano dyan. Oo, oo, DJ, kahit na upahan, pinakababa 4,000. Mm-hmm. Ang liit-liit lang, DJ, ha? Kwarto lang yan. Pati yung bilihin, DJ, ang mahal. Ba't ayaw mong umuwi na lang sa probinsya? At least doon, kahit papano, sa probinsya na lang. Eh, gusto ko sila dito mag-graduate, DJ. Kasi ayaw ko sa probinsya. Kasi pag maghanap ng trabaho, dito pa rin. Wala, oo, no, kahit may... Hindi na naman tatanggapin kasi probinsya nga. Pwede naman ngayon, allowed na yan ngayon eh. Kahit sa ang university, pwede na. No? Kahit doon ka sa Brabis ng graduate. Kala ko kasi dito sa UMAC, University of Makati. Mahal dyan. Mura lang dito pag dito ka residente. Ah, o yun lang. Oh. Kasi kailangan dyan ka na tira din ano. Ano, DJ? Pupunta ako dyan, ha? Bahala. Pupunta ka dito sa studio? O, nalabahan mo. Nanay per, si Nanay Perle, kausapin. Tumot mo lang ako. Ha? Magkano? Ano ba? Per hour ba yung, per hour po ba yung bayad sa'yo doon sa kundo? Housekeeping? 8 hours or 7 hours. Mm-hmm. Magkano bayad nila nun sa'yo sa 8 oras mo? 700 lang, DJ. 700. May pagkain na yun. 700. Yung pagkain. Oo, libre. Mm-hmm. Tangali lang naman, DJ. Tangali lang. Tangalian. DJ, libre ako. Librehin mo ako. Maga, tanghali, hapunan, ha? Joke lang, DJ. Joke lang. Ahay. Ako na nga lang nagliligpit, ma'am eh. Ako na nga lang naglalaba. Lahat-lahat, magluluto, no? Kung dalawa kami na Nanay Perle. Oh. Ano pa asawa mo, DJ? Ha? Asawa mo. Oh, may sarili mundo. Ha? Ang cute ng baby mo. Ah, ang cute. Mo. Ang cute. Gumaya sa akin. Alam mo, DJ, nakita ko kayo. Doon naman siya kayo sa Binis. Ah, dyan? Diba? Oo. Oh, oh. Dati pa. Malapit lang dito. Malapit lang dito. Nakita ko kayo, DJ, diba? Kaya sa akin pa kayo ng bangka. Nakita mo kami noon? Hindi, it's live lang. Ah, live lang, diba? Aw, ah. Dugay na ito, ah. Ha? Ano po? Nakita ko kayo. Sabi, ano? Nakita din kita. Tumot mo na ako. Ayan mo na ah. Oh, PM ko dyan kay Nanay Perle. Ba't payag si Nanay Perle, te? Payag din ako eh. Ha? Ah, si Madam Maymay. Ah, grabe si Maymay. Yang Lorino. Subukan mo muna mag... Larino. Hmm? Larino. Ah, Larino. Okay. Subukan mo muna mag ano ah. Mag hanap ng ano. Ano po ba yung anak mo? Yung panganay? Babae. Bunso mo, lalaki. Kailangan nila ng ano yan? Wala nang magkagusta sa akin, DJ. Matanda na. Ay, iba nga si Lula ko, 69 na. No? Pero ay kagusto pa rin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Diyan sa may Ayala, maraming foreigner dyan sa may Ayala. Bakit eh? Mga tenant dyan, maraming mga ano dyan. Oh. Baka may virus, DJ. Hindi, huwag ka naman pumili. Wala, walang virus ah. Napaliguan mo eh. Tuntong ah. O,
Oh, sa Ayala yung mga mga ano diyan? Yung mga tinan at saka may-ari ng mga kundo diyan, mga puti. Tapos minsan sumuot ka na lang labas yung cleavage pa, magwawalis doon sa hallway. Pa? Mga Chinese karamihan sa... Ah, Chinese. Mm, oo, kasi maraming Chinese dyan. Mga businessman, oh. Sayala. Ha? E di minsan naglalaba ka din sa kanila. Nagliligpit ka doon sa CR, sa kwarto. Oo, ganun. Walang brief, no? Boxer short lang? Boxer lang, DJ, boxer lang. Hindi sila mahilig sa bread, DJ. Po? Hindi sila mahilig sa bread boxer lang. Kaya nga eh, nasanay din ako eh. Gumaya din ako sa kanila. Ewan ko, sangkot sa langaw. Ha? Boxer lang din malabahan ko sa iyo, walang bread. Ay? Wala. Boxer lang. Tubot mo lang. DJ. Ako na... Ako sa boxer mo, hindi ko muna labahan. Amoy-amoyin ko muna. Oh, hindi! Huwag mo na amuyin, ah! Tonto nga. Mabangon naman dito, diba? Aha. Mabangon naman dito. Diba? Simutan mo, Abir. Ewan ko. Bot sa langaw. Maghanap ka muna ng mga ano dyan. Malayo kasi kung dito ka pa pupunta eh. Sa pamasahe pa lang. Sa time mo na. Huwag na. Ako na lang maglalaba. Tipid ako eh. Dami mong part-time dyan. Marami kang customer dyan. Araw-araw. Ibang bahay yung linisan mo. At least schedule. Araw-araw may 700 ka. Akalain mo yun. Sa 10 araw may 7,000 ka din kung sakali. Oo. Hindi din kumpleto isang linggo, DJ, kasi ayan. Mm-hmm. Meron din kasi mga wala dyan, ganyan. O kaya hindi pwedeng maglinis. Ganyan, ganyan. Oo. Ay, mga anak mo ngayon, wala dyan. Yung isa na sa school pa, ang isa pinalabas ko, DJ, ayaw kong marinig niya. Ayaw niya marinig pagka yung chismis mo. Po? Mahiya ako marinig niya yung karanasan. Tapos na ha. Okay lang yun ah. O sige madam ha, Madam Mimi, kaya mo yan. Okay na yung pamumuhay mo compare sa iba dyan na yun nga lang, patapos na yung kontrata mo dyan sa bahay. Okay lang DJ, masaya ako ba? Lagi ako nanonood sa iyo DJ. Wow, thank you gid eh. Ay, mag-join ka doon para mahanapan kita ng ka-Valentino. Mamayang gabi, pa-line up ka. Ha? Ha? Pa-line up ka doon kay Nanay Fairly mamayang gabi. Kaya ako lang matanda, DJ. Suso. Lula ko nga, sabi ko sa iyo eh. 69 na, pero naghanap pa rin. Ano ba? Yung 40 lang yun. Walang narinig. Walang sumali dyan ng mga 50 plus. Pakialam nila, at least ikaw walang sabit. O diba? Yung iba nga naghahanap dyan eh. May asawa. Kasama? May asawa sa Pilipinas? Hindi, katuwaan lang naman yan. Katuwaan lang naman. Okay lang. Pwede mamayang gabi pa-line up. Oo, mamayang gabi. PM dyan ka ni Nanay Farley, ha? So, sige ha? Mamaya pa-line up ka. Si Madam Mimi mula sa May Makati City. Maraming salamat. May gusto kang batiin. Thank you. Wala siguro, DJ. Wala na. Okay. O sige. Dagan salamat. Salamat, DJ. Laban salamat. Lang. Ayun po. Sot sa langaw. DJ Jow, Love Lines.